Hello mga ka-real, may bagong dating po tayo dito na box fan. Ang sabi ng may-ari ay ito daw po ay hindi na gumagana. Dati daw po ang gumagana ito, siya ay nag-DIY, ginalaw niya ito, wala nang takip ito. Mukhang nilagyan niya ng langis, ng bushing, shafting, kaya may tumutulong langis sa ilalim. Dahil hindi na daw ito gumagana, subukan nating sukatin kung may resistance yung kanyang motor. Sa line 1, line 2 ng plug, tingnan natin kung may resistance tayong masusukat gamit ang ohmmeter. Naka times 10 po yung ohmmeter. Yan po'y calibrated na. Ikabit lang po natin sa line 1, line 2 ng plug yung test probe. Ganito. Yan. Nananatiling nakakabit. Tapos pihitin natin yung switch ng box fan. Tingnan natin kung magdi-deflect yung meter pointer. Subukan natin sa number 1. Ayan. Nag-deflect po yung meter pointer. Sa number 2. Ayan. Umusog lang ng konti. Number 3. Ayan. Umusog lang ng konti. Tapos i-off natin. Ayan. Namatay. Ibig sabihin may resistance po na nasukat yung ating ohmmeter. Posible na buo po ang motor nito. At walang short circuit. Kaya pwede po nating isaksak ang box fan na ito sa 220 volts outlet. Subukan natin kung gagana siya. Kasi may resistance na nasukat. Ayan. Ito. Pihitin po natin sa number 1. Ayan. Pakiramdaman natin. May vibration na nararamdaman dito sa motor. Number 2. Ganun pa rin. Number 3. May vibration po tayong nararamdaman dito sa motor. I-off natin at baka pumutok ang thermal fuse. Pagka ganyan, may problema po dito sa electric pan na ito. Posible po na mahina na rin yung capacitor, kaya babaklasin po muna natin ito. Titingnan natin yung capacitor kung good pa ang capacitance. Yun po ang unang suspect natin. Bunutin muna. Halatang binaklas na ng may-ari kasi yung screw niya, marami naman ang lagayan ng screw. Pero mapapansin nyo, apat na lang po yung screw na nakakabit dito. Tanggalin lang po natin ito. At habang tinatanggal ko po ay shout out po muna sa lahat ng mga subscribers ko dyan na laging nakaabang sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Napakarami po ninyo. Kaya shout out na lang po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa aking munting channel. Dahil ito po ang aking munting channel. Real life, Dickens, real flow, expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panunood. Ito na po yung loob ng box fan. Ito po yung capacitor niya. Suspect natin, dahil ayaw umikot ng ilis niya, may vibration lang. Titesterin lang po natin yung capacitor niya. Kung normal yung capacitance value niya. So gamit po yung ating capacitance tester, tingnan natin kung ilan ang masusukat. 1.07. Pwede pa pong makapagpaikot yan ng ILC. Medyo malabo na yung kanyang label. 1.2 microfarad po dapat ang masukat, pero 1.07 na po yung nasukat natin. So pwede pa po yan. Makakapagpaikot pa dapat yan. Ibig sabihin, may problema pa po ito sa ibang parts. Hanapin natin. Ito po yung mamaya na natin ibabalik. Pwede pa po ito. Subukan natin tanggalin yung ILC. Tapos, alugin po natin yung shafting. Taas, baba, kaliwa, kanan. Alugin natin ang paikot. May kunting alog, mga ka-real. Ayan. At napansin ko na umawang yung pinakang lock nung takip ng bushing. Ayan po. Ibig sabihin, pinakailaman nga ng may-ari at hindi maganda yung pagkakakabit. Ayan o, kawang. Kaya ang gagawin natin dito mga ka-real ay babaklasin natin ito. Aayusin natin yung setting niya. Luwag yung pagkakalak niya. Posible na ito ang dahilan. Iset natin ang panibago ito. Tingnan din natin yung shafting kung may tama na. Kung walang tama, i-reset lang po natin ito. Okay, baklasin muna natin.
Tutukin po natin ito. Okay, tinanggal po natin yung C-clip para mabunot yung rotor. Tingnan natin yung shafting kung may tama. Ewan ko kung bakit may violet dito, may tinta. Makinis pa po yung shafting. Pwede pa. Tingnan natin ito. Ito mga karyal, napapansin nyo yan. Ayan o, umaalog siya o. Kita nyo ba? Kawang. Gagawin natin yan. Ipipix lang natin mga karyal. Itabi muna natin ito. Ipix natin ito ng maayos. So gamitan natin yung DIY na tools. May vlog po ako nito kung saan ito nakuha. Tingnan nyo na lang sa aking naunang videos. Ito mga karyal, ipupwesto lang natin dito para mahigpitan natin ito. Ayan, nakataob na dun. Gamit itong DIY tools. So yan, nakikita nyo yan. Pag diniin, kumakawang ng todo. Ibig sabihin po yan, ayan, laki ng alog niyan. Gamit lang yung shafting, pupukin lang po ng ganyan. Dahil hindi maganda ang pagkakareset ng may-ari, kaya ganyan ang lagay niya. Maluwag. Ayan. Dahil wala siyang tools na ganito, kaya hindi niya mahigpitan yan. Dahil kung may tools na ganito, madaling higpitan yan. Ayan. Okay, nakita nyo yan. Mahigpit na yan mga karyal. Ayan. Kapit na kapit. Yakap na yakap yan. Ayan, matibay na yan mga karyal. Okay, matigas. Okay na yan. Tapos na itong front housing. Kunin natin yung back housing. Ito. Ganun din. Higpitan din natin mga karyal. Ayan o. Laki ng kawang. Lagyan din natin ng DIY tools natin. Itaob. Ganyan. Mapapansin nyo pag diniin natin yan. Ang laki ng kawang. Pupukpukin lang po natin yan. Masarap ang ano. Makasin. Ayan, ganyan. Yakap na, yakap na. Ganyan lang po ang pagkabit niyan sa mga nagdi-DIY at walang tools. Panoorin niyo po yung iba kong video. Okay, tapos ibabalik lang po natin ito dito mga karyal. Lagyan lang po natin ng langis. Patak lang po, kunti lang dahil may langis na dati. Ayan, kunting langis na lang kasi napakaraming langis ang nilagay. Ayan o, basang-basa yung kamay ko. Patakan na lang natin ng konti ito. Okay. Tapos ibalik yung rotor. Ibalik yung front housing. Ilahilahin natin ng ganyan. Ang laki ng clearance. Pag binunot-bunot, ang laki ng clearance. Dagdagan po natin ng spacer. Dagdagan natin ng spacer dito sa likod. Ito mga karyal, idagdag natin. Ayan. Bunot-bunotin natin. Okay. Maliit na yung clearance. Okay na yan. Ibalik na po natin itong apat na tornilyo. Pihitin natin ito. Napakalambot naman yan o. Tapos bunot-bunotin natin. May clearance na konti. May play siya. Okay na yan. Reset natin ng konti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos ibalik natin dito sa dating pwesto niya. Okay, nakakabit na mga karyal. Ibalik na natin yung kapasitor na tinanggal natin kanina.
subukan natin kung makakapagpaikot pa ng rotor. Okay mga kariyan, nakakabit na yung kapasitor. Isunod na natin na ikabit ay yung LC para matesting natin kung malakas siyang umikot. Ayan, nakakabit na po yung LC. I-pwesta natin ng maayos. Tapos isaksak natin sa outlet. Testingin natin kung gumagana na siya. Ito po yung number 1. Ayan, umikot na mga kariyan. Ang lakas ng hangin. Lagay natin sa number 2. Lalo yung lumakas. Lagay sa number 3. Ayan, lumakas. Yun lang po ang solusyon sa ginawa nating problema ng electric pan na ito. Napakialaman po ito ng may-ari at hindi na ibalik sa maayos na position yung bushing shafting. Kaya umuugong na lang ang motor at ngayon po ay napagana na natin ito. Maraming salamat po. Sana'y nakatulong po ito sa inyong lahat at God bless po.